Hello mga langga, good morning. Ako na naman po ang inyong kaibigan, si Mary sa Macau OFW. Ngayon po, samahan niyo po ako, ikot kayo sa panibagong lugar na naman, isang park na napakaganda, very relaxing dito po sa Macau. So tara, samahan niyo ako mga langga. Okay, so magandang, napakagandang umaga na naman po sa ating lahat mga langga ko. Saan man tayong panig naroon sa buong mundo, sana po ay maaliw na naman po kayo sa panibagong lugar ko na naman po na isi-share sa inyo dito po sa bansang Macau. So, ngayon po nandito po tayo sa isang park kung saan very relaxing. At saka napakaraming mga matatanda po ditong tumatambay kasi po very green ang paligid. Ayan po. Ayan. So, samahan nyo akong mag-ikot mga langga para maipakita po sa inyo ang kabuuan po ng park na ito. So, tara, let's go. Igaguide ko kayo. Sana po ay masamahan nyo ako. Ayan po, yung mga klase-klaseng mga bonsai, mga langga. Ayan, super daming mga bonsai dito. Klase-klaseng mga bonsai kung saan hindi na po natin alam kung gaano sila katanda. So, ayan po. Umpisa pa lang po ng pagpasok natin sa park, makikita na po natin pagbunga natin ang napakagandang atmosphere, napakaganda at napakasariwang paningin dito kasi puro po green. So, putin po natin mga langga at nang may pakita ko po sa inyo ang panibagong park na naman na aking ibabahagi sa inyo. Yan po, tara mga langga, sa ikot lang po tayo. Every morning po dito is marami pong nag-i-exercise, tumatambay ng matatanda. Yan po ang way ng kanilang pag-unwind, no? Tama ba? Unwind. Kaya po mahaba ang buhay ng mga Chinese. Siguro yun po ang isang pinakasikreto nila sa kanilang paghaba ng buhay. Kasi hindi po sila nagpapadala ng mga stress kahit po 60 or 70. Binibigyan talaga nila ng time na maglakad. Ayan, mag-exercise ng konti. Kahit mga ganyan man lang. Malaking bagay na po yan sa ating kalusugan. Di ba po mga langga? So, ikot po tayo. Lakad-lakad lang tayo. Tapos yung pakikipagkwentuhan po sa mga kapwa matanda, isang paraan din po yan na makatanggal ng ating mga problema. Andito po mayroong napakagandang design ng bato. Ayan. O, tingnan nyo mga langga, so makikita nyo ang dami po ditong mga matatanda na naglalakad-lakad. Lalo na po, maganda po ang panahon ngayon, hindi po mainit at hindi malamig-lamig. Hindi malamig, so nasa 23 or 22 ang temperature. Kaya masarap po siyang ilakad. Ayan po, makikita nyo mga langga, mayroon pong mga matatanda na nagkikwentuhan. Ayan. Mayroon ditong mag-asawang naglalakad-lakad. Kasi napakatahimik at napaka-relaxing po ng lugar. Napapaligiran at napapalibutan po ng naglalakihang puno. At yan po, mayroon po ditong iba-ibang klase ng mga rock formation. Kung saan may enjoy ka talaga. Super ganda.
Yan, meron pa dito nag-exercise, nagta-tai chi. Din at the same time, marami po ditong isda, may fish pan po. Ayan, isang style na lang po ng kanilang pag-exercise. Ikot lang po tayo mga langga. Ayan, marami dito mga koi fish. Dito halos lahat ng mga park po ay mayroong mga isda. Mayroong mga koi fish. Ito mayroon po dito mga Vietnamese. Yung nagpipicture yan. So, sa makikita nyo malangga, halos matatanda po ang lim dito. Kanya-kanya po silang exercise. Ayan. So, dapat talaga sa atin, yan talaga ang ating gawin, lalo na po nagkakaedad. Isa na po ako doon. Super tamad po mag-exercise. So, dapat po talaga na pag nagkakaedad na po tayo, is kailangan po nating bigyan ng pansin. Hindi kagaya sa Pilipinas, ang ating mga nanay, pag matanda na, nakaupo na lang, no? Nakaupo na lang. So, hindi yun ang tama. Dapat talaga, bibigyan natin ng time yung pag-exercise kahit isang oras man lang. Diba, mga langga? So, tingnan mo, napakasaya nilang tingnan. Binibigyan talaga nila ng oras yung pakikipag-mingle sa bawat isa, saka po matanda, sila at the same time nag-exercise. Ayan, so marami po ditong mga kalapati. Okay, so ayun. Isang grupo na naman po ng matanda ang ating makita, kasama yung apo. Talagang napaka-perfect ngayon ng panahon. Kasi, kumbaga kung nasa loob tayo ng bahay, is tamang-tama yung naka-aircon tayo ng 20. Yung temperature. Malamig. Hindi masyadong malamig, hindi rin mainit. Talagang super perfect yung panahon ngayon. So, kaya marami pong mga tumatambay ngayon dito, nag-iikot na mga matatanda. Ayan po mga langga. Okay, so lakad po tayo ulit. Titinang natin dito sa unahan. Siya nga pala, sa hindi pa po nakaka... hindi ko pa nababanggit siguro. So, andito po ako ngayon sa Lolimyok Garden. Isa sa pinakalumang garden dito sa Macau, mga langga. Okay, so ayan po. Kung mayroon lang akong time para tumambay na nakapag-exercise, gagawin ko po. Naglalakihang mga puno, hinan mo talagang nakareserve yan. Parang pwede na siyang tawagin na forest in the middle of the city. Diba? Ang ganda mga langga. Forest in the middle of the city. Ngayon ang kaganda ng mga bato ang kung saan yung nila yung ginawa. Mga matatagal na to kasi may mga lumot na eh.
Hindi ko lang alam kung sadyang nandito nito o siguro nilagay talaga nila. Pero dahil sa katagalan po is ayan po, may mga lumot na. Talagang matanda na po yung mga buto sinyalis po na andito na sila sa matagal ng mga panahon. Ang ganda ng bulaklak ng halaman na ito. Galing-galing, perfect. Pero hindi ko po alam kung ano ang pangalan ng halaman na ito. Kaya guys, kung sino po ang nakakaalam dyan, ayan, pangalanan nyo lang po. Ayan, super laking puno po. So ngayon, nandito pa tayo po. Iikot tayo. Tayo dito sa... Puro siya bato. Ayan. Kung makikita natin talaga, yung inikitan kong... Anyway, hindi pa tayo nakaikot ng ano, kasi wala na po ako oras. So, nag-shortcut na ako dito sa gitna. Pero sa makikita nyo talaga malangga, halos nakadesign siya ng puro batong mga ginawa nila ng disenyo, ginawa nila ng image. Siguro may mga pangalan yan sa kanila, may mga ibig sabihin, no? Kasi tingnan mo, sa palibot, hindi na ako pumunta doon sa may dulo kasi wala na po tayong oras. So, ayan po, may mga cleaner dito. Mag-maintain sa paglinis. Okay, so, dito naman sa gawing ito, yung gitna... Sa park na to po is malapad na fish pond kung saan pinarte-parte po nila yung mga maliliit na tilapia at saka makoy. Ayan, ang dami-dami pong tilapia. Din sa gawing likod po is yung mga malalaki ang doon nilagay na nila. Ang ganda, mga langga. Masarap pa sana umupo kasi talagang super napakasarap po ng panahon. Kaso lang gagahulin po ako ng oras kaya sa sunod na lang po yung ibang bahagi. Sapat na ito, mga langga. Ayun, panibagong grupo na naman po ng mga matatanda. How I wish mayroon pa akong magulang, no? Namimiss ko talaga yung aking mga magulang. Lalo na ang tatay ko dahil 11 years old pa lang ako nung siya'y nawala sa aming paningin. Pero ganun talaga ang buhay, mga langga. Hindi natin masasabi, tanging ang Diyos lang po ang may alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ibabaw. Kaya sa muli, hanggang dito na lang ako. Ako po si Mary sa Macau OFW. Sa hindi pa po nakaka-subscribe, please like, subscribe, and share sa aking channel upang ma-share ko po sa inyo ang aking pang-araw-araw na pamumuhay dito sa Macau bilang isang OFW. So, sa mga supporters ko po, maraming salamat po sa inyong patuloy at walang sawang pagsuporta sa akin. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, si Mary sa Macau OFW. So mag-ingat po tayong lahat saan man tayong panig na roon sa mundo dahil andito po tayo sa kalagitnaan ng pandemya. Dalangin ko po ang magkaroon po tayo at maging healthy tayo araw-araw kasama ng ating pamilya kung saan man tayo naroon. Maraming salamat and goodbye. Thank you.